archive lang yung warrant of arrest at yung kaso hindi under. So I exercise that option. Wala po akong binaylate na batas. Malinaw po yun. Alright, ang susunod na tanong ay galing kay Bombo Elmar, Senator Lacson. Senator Ping, it seems na yung period ngayon, no, heightened yung cyber criminals, ano, currently or lately may mga teachers, ano, phishing, na victim sila, some banks, hacking and related incidents, ano. Senator Ping, ano, as a president, ano kaya dito yung mga effective natin, strategic response natin against cyber criminals, Senator Ping? Unang-una po, meron na tayong National ID System Act, no? May batas na. Pag ito'y na-fully implement, kasi sa ngayon, nasa mga 50 plus million pa lamang ano ko cover. I hope, ako po yung author, may akda at saka sponsor nito. Kaya napaka mabisa po ito, hindi lamang sa pagtugon doon sa mga tutulungan ng ating national government sa ayuda, pero ito rin yung magbibigay ngipin ng lakas sa ating law enforcement para yung ating seguridad, ano, yung pati yung nahakip ng cyber crimes, madaling mahuhuli. Kasi nga, lahat tayo may pag-aari ng yung PhilSys, ano, number na tinatawag. Sana madaliin ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, ang pag-implement nito para maisakato para na yung batas. Sayang yung batas na ipasa kung hindi ma-implement na maayos. Okay, Senator Ping, ano, other topic tayo, ano. Yung COMELEC ngayon, embroiled in controversy, ano. Sinasabi nila, its integrity is in question. So, the COMELEC, as of now, ano, tatlo yung kulang. 3 COMELEC officials, commissioners, and 1 chairman. At this point in time, ano, crucial period po tayo going to the presidential election. As a president, ano ang dapat piliin, ano, ng isang presidente? Tatlong COMELEC commissioners and 1 chairman. Well, yung talaga may probity, tapos objective, hindi dapat yung nanggaling sa political end, ano? All right, pasensya na po, Senator Lacson. Maliban na lang kung ibibigay ni Robby ang oras na yan para ituloy niyong sagutin. Pero Robby Alampay. Senator Lacson, ako po may bayad utang din po ako sa inyo sa oras, no? Dahil sinasabi niyo po na leadership by example, pinakamahalaga para masumpo ang korupsyon. Naalala ko po, at sa tingin ko po maalala nyo rin, nagkwentuhan tayo sa The Chiefs. Nakwento nyo po ang isang example. Katulad po ng sinabi nyo, hindi kayo tumanggap ng pera sa buong karir nyo, pero meron po kayong kinwento na may nagpadala ng pera, hindi ko po pumunta dyan kung sa opisina nyo o saan, pero may nagpadala ng pera. Sinabi nyo po, malinaw na suhol. Dalawa po ang ginawa nyo. Pinabalik nyo kaagad ang pera, at pangalawa, nakipagkita po kayo sa nagpadala ng pera. Kasama niyo ba po sa kwento niyo si Senator Tito Soto? Ito po, nabitin po kayo doon, aaminin ko. So ito po yung pagkakataon na maipaliwanag niyo po. Dahil ito po ang tanong ko. Ibinalik niyo po ang pera, maganda yan. Hindi niyo po tinanggap. Maganda yan. Tanong mo kung sino. Ba't hindi niyo po inaresto yung tao? Yun. Hindi po mismo yung applicant ng legislative franchise ang nagpadala ng pera. Nanggaling po yung pera sa House of Representatives. Nakapackage po. At hindi ko naman alam kung sino mismo nagpadala, binanggit lang sa akin, wala akong personal knowledge. Ang unang reaction ko, sabi ko kay Senate President Soto, napakagandang i-define ito yung iyong leadership as Senate President. Bago upo siya noon, wag natin tagabay sa uli natin doon sa nagpadala. At doon yung nahinto. Pagkatapos, para masigurado lamang na ito'y talagang mababalik doon sa applicant ng legislative franchise, kinausap ko kasi kaibigan ko para lang maliwanag, baka isipin niya, tinanggap namin. So, sa tingin ko po, ginawa ko yung dapat na gawin kasi nga, consistent ako. Hindi ako tumatanggap ng suhol talaga kapalit ng serbisyo publiko. Ang serbisyo publiko po, panahon na yon mag-aproba ng legislative franchise. Hindi ko po yung gagawin. Marami pa pong insidente na kulang ang oras. Napakarami po in the past. Yung sa wedding, hindi ako tumanggap. 1.2 million a month. Naging 1.8 million a month nung tinanggihan ko. Hindi ko pa rin tinanggap. GPNP ako. Hanggang sa nagkahiwalay kami ng landas ni President Estrada, hindi po ako tumanggap sa illegal na sugal at yung mga nagtatransak ng business sa PNP. Wala po akong lagay. Katunayan, kinakausap ko pa yung nananalo sa bidding. Huwag na huwag ko maririnig na nagbigay kayo dyan sa baba. Kung hindi, katapusan nyo na, hindi na kayo makakasali sa bidding. Hindi ko pag tumatanggap ng mga reward. All right.
Yan na po, tapos na ang oras para sa tanong ni Robbie. Tuloy po ang pagkilatis natin sa mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo.